Guys, eto ang hindi ko maintindihan na patuloy tayong binubuli ng China sa dagat na sakop ng Pilipinas. At ngayon naman nagtitraining ang mga army natin or ang mga mandirigma para gamitin ang malalakas na armas ng Pilipinas kung sakali man nasakupin tayo ng China. Isa ito sa mga posibleng gawin sakaling may bantang panlabas na nais pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Magkakasunod na pinaputok ang Atmos 155mm self-propelled guns ng 502nd Combined Arms Brigade na nagsilbing defensive lines sa bahagi ng Central Luzon sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Hanggang 30 kilometro ang pwedeng abutin ng mga bala. Pagsasanay yan sa isang senaryo ng pananakop sa bansa. Pero eto ang nakakatawa. Hindi pa man nagsisimula ang gera pero parang nasakop na tayo ng China. Paano ko ito nasabi? Panoorin nyo ito. At ang malaking tanong dito, sino at bakit ito pinahintulutan? Mga taong bayan, nakakaisa na po, talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mga mangingisda ang naapektuhan. Hindi lang mangingisda, pati ang mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe, Zambales, natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tiktik sa bayan ng San Felipe, Zambales. Ayon sa kanya, mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa 10 barko ng China ang dumating sa kanila na naghuhukay at nag-aakot ng buhangin. Ang masaklapan nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga mangingisda, apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Kung tatanungin naman ang mga mangingisda dito sa nasabing lugar sa bayan ng San Felipe, mas gusto nilang itigil na talagang tuluyan itong dredging dito sa kanilang lugar dahil naapektuhan na sila sa kanilang paghahanap buhay. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito. Marami na po matatanda, hindi na nakatulog dahil sa ingay ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyohan po namin, napakausok. Clean Air Act, napakausok po, sobrang usok. Na-occupy ng aming mga fishing site, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga peso ng mga mangingisda dadaanan na rin ng mga barko. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes F. Dani Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operation sa lugar nitong March 14. Even if I know, I'm not in a position to answer that. Wala kaming transaction nitong mga ito. Basta may papakita siyang papeles, nagbayad na sila sa dinar, sa ano. Meron yung pagka sa barko, yung ano, dahil di mo naman masusukat kung ano eh. So titingnan yung bagsak ng barko, yung mga businessmen ang kausap nila. Ang gobyerno, ang government institutions do not talk about ano contracts or transactions. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. There are contractors that were approved by the governor and given permits and the contratas. And then, itong mga contractors na ito, sila na ang bahalang nagkokontrata rin ng mga barko para ma-dredge nila yung lahar, no? But they're doing it sa dagat, sa shoreline, bottom of the sea, it's not the river. Again, I think you should call him of Hal Ray Incorporated. It's the one supposed to know who they are. Bakit ganun karami yung mga barko? Paano nangyari na mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Samantala, binunta na rin ni Senator Jinggo Estrada ang sinasabing dredging sa San Felipe. Ayon sa senador, plano nitong talakayin at imbestigahan sa Senado. Ang sa akin kasi, apektado yung nababahala ko kasi apektado itong mga kababayan natin. Ito lang yung hanap buhay nila eh. Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkuna ng hanap buhay. I've already submitted or passed a resolution
in aid of legislation to investigate this dredging that is happening here in San Felipe. And I think it was already referred to the Committee on Environment and Natural Resources, which is headed by Senator Cynthia Villar. And I do not think we can tackle it by next week because we are going on a recess. Siguro after the recess, siguro ako sabi ko Senator Cynthia to conduct a hearing. Sa ngayon, pansamantala munang ipinatigil ng mga otoridad ang nasabing dredging operation sa lugar. Naging katatawanan na lang ang Pilipinas sa mga taga-China. At ang masakit pa dito, mas napapaboran ang mga dayuhan na ang nagsasuffer naman o naapektuhan is yung mga residente sa lugar na yan. At ang katanungan nga dito, bakit yan pinayagan na hindi naman yan mga Pilipino? Kawawang Pilipinas!